Hi guys, for today's video ay magluluto ako ng munggo na may talong, yan, tapos may malunggay, tsaka ampalaya, yan. So lalagyan ko siya, haluan ko siya ng spam. Ayan, so intro muna. So yan na, nagpakulo tayo ng munggo. Ayan, tapos ayan, so may ampalaya, talong, sibuyas, tsaka bawang, panggisa natin. And then may malunggay tayo. So yung ating malunggay ay medyo marami yan. Ayan, so ang kawali, may oil na yan kasi mag-start na tayo gisa yan. Inuna ko yung sibuyas. Ayan. Ayan, halo-haloin na. Halo-haloin natin ang ating sibuyas hanggang mag- ano, kahit hindi pa siya brown, i-next na natin yung ating bawang. Kasi para sabay-sabay sila mag little brown. And then, yan. Pwede din naman, kahit hindi pa siya little brown, ay ihala na yung next ilalagay natin. Kasi, maluluto rin yan siya. So, ilagay na natin yung ating munggo. Yan ang ating munggo na pinakuluan. So, yan. Yung pinakuluan ko yung ating munggo, ang ginawa ko dyan ay tinapon po yung sabaw and then pinakuluan ko siya ulit. Yan. So, dinaretso na natin dyan sa ginisa natin. Yan. Yan siya. Yan na siya. Hindi pa nag-little brown yung ating sibuyas at bawang, pero okay lang din yan siya na hindi na siya mag-little brown. Hayaan natin dyan kumulo-kulo at maluluto din po yan. So, yan na. Yan na. Halo-haloin natin unti. Yan. Yan ang ating munggo. Naginis ako una ang munggo. Yan. So, hindi naman lagi kami nagluluto ng may munggo yun. So, ilalagay ko na yung green na sili para ma-absorb dyan ang amoy, pati na din yung unting lasa niya. Ayan. So, kumukulo-kulo. Ayan. So, ito ang ating video for today. Ang ulam natin ngayong araw, yan, ay munggo. Nahahaluan ko siya ng ampalaya, talong, at malunggay. Tapos, yan, lahaluan ko siya ng spam. Yan. So, nilagyan ko siya ng nor cubes, vegetable nor cubes. And then, maglalagay rin ako unting ginisa mix. Yan, pampalasa natin. Tapos, mamaya, maglalagay rin ako ng salt. Depende sa lasa kung ano, yan. So, yan, kumukulo-kulo na. Ilagay na natin yung ampalaya para ma-absorb siya dyan. Mas masarap kasi yung ating munggo pagka may ampalaya. Mas maigi pa rin nga dito yung dahon. Dahon ang ilalagay natin. Pero dahil walang dahon, ang nabili namin ay ampalaya lang na ang ampalaya lang na ano, bunga. So, yan ang ilalagay namin. Kasi masarap sa munggo, may medyo pait-pait yan. Dahon ng palaya o di kaya ang palaya. Yan, mas maganda yan dyan. So, yan na siya. Nahalo na natin ang ating ang palaya. Yan. So, mamaya-maya isalod natin to ang ating talong. Hiniwa siya ng ganyan. Binabad sa tubig para hindi siya umitim. Yan ang sunod nating ihahalo. Yan, so halo na natin ngayon. Dandaan natin siya i-spread dyan sa ating kawali na pinaglutuan. Malalim na kawali. Hindi siya kalakihan, pero pwede na yan. Dito kami nagluto ng gulay minsan. Dito rin kami may ibang kawali kami na pinipirituhan. Pero karamihan dito ako nagluluto. Kasi nga, gusto ko siya. Medyo malalim siya. Hindi siya ganun kalakihan, pero malalim. So, yan ang ating talong. Medyo marami yung talong natin. Yan, so ayan. So, lagi kami nagugulay. Ayan. So, and then, yan. After nyan, ay tatakpan na natin ang ating gulay para maluto yung ating talong. So, halu-haluin muna natin ang bahagya. Ayan. And then, tatakpan para pantay maluto ang ating mga talong. Ang talong.
Pero lalagyan muna natin ng salt. Ayan, may salt na siya. Yan, nahalo-haluin natin hanggang sa mahalo siya ng husto. And then, after nito, tatakpan na natin hanggang sa kumulo-kulo at maluto siya ng pantay. Para mamaya pag maluto na, i-next na natin yung next natin na ingredients na ihahalo. Ayan. Malalaki kasi yung talong, kaya hiniwa namin. Yun. Tapos may sobra kaming spam. So, ang gagawin ko dyan, yan ang ihalo ko dyan. Kasi, leftover na spam siya nung breakfast natin yan. Na hiniwa ko siya ng 2 cubes, maliliit. Yan, tapos ihahalo ko po yan dyan. Ayan. So, ikalat na natin sa ibabaw dyan. Tapos, maya-maya ay ihahalo-halo yan dyan. Para magkaroon ng anting lasa na ang ating gulay. Kasi plain po ay ano yan siya, walang sahog. Ano lang, bali yan lang. Isang munggo na may talong. Tapos lalagyan ko pa yan mamaya ng malunggay. Tsaka may ampalaya yan. Ipahuli natin ang malunggay kasi ang malunggay ay mabilis po yan maluto. Yan. So takpan natin para maluto siya ng pantay ang talong natin. Tsaka pati ang ating ampalaya. Ayan siya kumukulo-kulo, kumukulo-kulo. Ayan siya sa loob ng ating kawali. Ayan. So, ang ganda tingnan pag kumukulo pa lang gulay na ganyan. Ayan, so haluin natin ang bahagya. Ayan. Ayan, so sabay-sabay maluto yung ating talong. Tsaka gano'n na din yung ating ampalaya. Ayan, kasi as usual, sabi nila masarap talaga yung munggo na may halong ampalaya. Dahon man siya o bunga, masarap siya. So, ito ang aming ulam ngayong araw. Ayan, so... Minsan wala tayong upload kahit simpleng recipe lang ay ina-upload na natin para may content. Para hindi rin mabakante yung ating YouTube. Kasi sabi nila, mostly daw, pagka walang upload lagi, ay yan ang reason ng iba. Wala silang upload, hindi updated yung kanilang YT channel. So, kaya minsan may mga channel na nadidemo ni Thais dahil wala silang content. So, kahit simpleng recipe, pwede na rin. Kasi meron yung iba, hindi sila marunong magluto. Even at their old age na yan, kasi sanay sila na ano, sarap ng buhay nila. Kaya, hindi sa marunong magluto. If ever man, they like the recipe na mga simple ganyan. So, may matutunan rin sila. Kaya pagtsagaan nyo na to ang aking video for today kasi ito yung aming lunch ngayong araw. Yan. Maglagay ako ng unting bechin para mas masarap. As usual, naglalagay tayo ng bechin sa niluluto natin. Pero wag pa sobra kasi mahirap na. Hindi rin siya maganda pag sobrang dami. Kaya dapat sakto-sakto lang o mas less kasi naglagay na ako unting 1/4 siguro yung naginis sa mix. 1/4 sa isang sachet. Tapos naglagay pa ako ng salt. And then, naglagay rin ako ng cubes na gulay. So, lagay ako ng unting bechin lang. Marami-rami rin itong aming gulay. So, yung kawali ay napuno. Siyempre, namimigay pa kami sa aming kapitbahay. Kaya, ayan, marami ang niluluto ko. Gulay. Yan. So, yan. Yan, dito kami, OFW kami sa Kuwait, pero hindi rin namin masyado na alala na wala kami sa Pinas dahil lagi kami nagluluto ng mga gulay, gulay na Filipino foods. So, as usual, kahit dito kami, hindi na rin namin minsan na nararamdaman na wala pala tayo sa ating bansa. Ayan, nagtatrabaho kami dito. Kasi mostly sa amin dito, apat kami dito. Pero puro kami Pinay
dito sa ano, pag dito kami sa chalet, sa bahay ng amo ko sa tabing dagat, puro kami Pinay dito, apat. Yun. So, pag sa bahay naman, kasi medyo ano siya ha, matabang, kaya naglagay ako, maglalagay pa ako ng unting salt, yan. So, pag sa bahay naman sa dagat, yun, may kasama kami ibang lahi doon, dalawa. Ayan. So, dito naman kami sa dagat, puro kami Pinay. Pati kapitbahay mga Pinay. Mayroong ibang lahi rin, Tagaluto. Pero, minsan nafe-feel namin, kahit nandito kami sa ibang bansa, minsan malungkot ang buhay, nakakapagod, sobrang dami ng trabaho. Pero, sa ating mga Pinoy, kahit na madaming trabaho, basta importante sa atin ay nakakain tayo ng maayos, parang okay na din. Kahit pagod, tawa lang, yan. Stress reliever na namin yung once nakainan na. Kasi nga, Filipino food ang mga niluluto namin. So, parang ito na yung stress reliever namin, yan. Yan, so yan ang ating ano, ulam for today. Yan, gisang munggo na may ampalaya, na may ano rin, may ampalaya, may talong. Yan, so lagyan na natin ng malunggay. Malunggay namin marami yan, fresh from the farm yan, kasi may mga tanim na malunggay dito. So ang dami, kaya ayan, maraming malunggay fresh. Yan, so gisang munggo na may talong, ampalaya, tsaka malunggay, hinaluan ng ano, leftover na spam. Yun. Yan ang ulam namin for today. Mas okay na na ano, laging healthy. Hindi kasi kami mahilig sa karne. Kaya, laging magulay. Mano kasi nagsawa na din kami. May mano ko rin naman kami dito, pero hindi namin siya niluluto. Yung kung walang-wala na talaga yun, nagluluto kami ng mano. Pero mostly, bumili kami isda. Yan, gulay, yan. Mahilig kasi kami sa gulay. Mas feel namin kumain ng gulay kaysa mga karne-karne. Maraming karne sila dito, yan. Ano, laham. Laham, manok, ganyan. Mga shrimp, pero hindi kami niyang kumakain. Nagluluto kami ng separate ng pagkain namin. So, yan. Ito ang ulam namin for today, yan. Make a love shoutout, guys. Anyway, please, don't forget to like, subscribe, and comment po. And then, don't forget to hit the notification bell and choose all po para updated kayo sa next video ko or sa next vlog ko. Mix man tong vlog ko, pero mostly na mga uploads ko ay recipe, luto, yan. So, sana may matutunan kayo. And then, once again, don't forget to like and subscribe po. Hit the notification bell, choose all para updated kayo sa next vlog ko. And then guys, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe and like sa video ko. And thank you so much sa nanonood sa mga video ko. Yan sa mga ka-teams ko, make a love shout out. Thank you so much po and God bless sa ating mga channel. Yan. Sa teams na mega love shoutout sa mga ka-teams ko, sa admins, yan. Sa members katulad ko, yan. Sa mga founders, thank you so much. Yan. God bless po and more